Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico, Alvin El Chico at Doris Bigonia. Doris Bigonia. Gising na. Gising na. Bango na. Bango na. Gising. Gising Pilipinas. Alala ko dati yung dialogue, ha? Ayaw mong gumising, ha? Itataob ko yung katre. Oh, katre, tawag sa amin ng panel. Katre, kama. Si mga bata, mga pinsan ko, gano'n. Ayaw nyong gumising, ha? Bubunutin ko lahat ng muskitero. Alam mo, nabutan mo ba yung muskitero? Moskitonet. Oo, mayroon pa sa amin sa probinsya noon, partner. Talaga dito ba? Sa inyo, wala nang moskitero. Si Duterte lang nagkukumumuskitero. Ay, sa Davao, ay, probinsya yun. Oh. Kuno! Ay, sorry naman. Are you awake now? Today is Black Wednesday. Hindi kami nag-usap eh. Hindi tayo nag-usap. Nag-usap ko anong damit natin na pagkasunduan lang siguro namin sa aming mga airwaves. Sa aming, ano tawag mo doon, partner? Parang mental wavelength. Para tayong wavelength. Na mental telephone kita. Nga eh. Ay, ayan tuloy. Black. Today is Black Wednesday. Narito na po mga maiinit na issue ngayong Martes sa Gising Pilipinas. No show si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng kamera sa mahigit 2 bilyong pisong panukalang budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Sa ipinadalang sulat, ipinaubaya na ng Vice Presidente sa mga kongresista ang desisyon sa pondo ng OVP dahil naisumitin na nila ang lahat ng dokumento. Nagkasagutan ng ilang kongresista dahil sa motion ni Saguip Partless Representative Rodan de Marculeta na tapusin na ang pagdinig sa panukalang budget ng OVP bilang courtesy kay Vice President Duterte. Sa isinagawang butuhan, 45 kongresista ang tumutol sa motion na tapusin na ang pagdinig habang 3 lang ang pumabor. Nagpatuloy ang pagdinig pero hindi po lumusot sa komite ang panukalang pondo ng OVP. Trending yan, partner eh. Oo nga. Sabi, trending si Kimbo. Natin mo, pag tinanong mo sa ex mo. Ah, talaga? Kimbo, ang trending dyan. At saka Duterte ata. Sige, tuloy mo. Titingnan kasi ko ngayon. Kasi ano yan, sabi ni Marculeta, i-give up ba natin ang ating long-cherished na tradisyon na bigyan ng kortesiya ang mga opisina ng presidente at ng VP. Ayan. Ang sabi ni Kimbo? No! Uulitin ko na naman. Paulit-ulit po tayo. Sinanay kasi natin. Kaya nga. Nasanay tayo na may kortesiya. Sa totoo lang, hindi naman dapat. Kasi pera ng bayan ang nandun eh. Oo, ang ikaw ay representante ng tao. Hindi ikaw representante ng bise o ng presidente. Dahil hindi naman yan ang bumoto sa'yo ah! Hindi, pero politika naman kasi yun eh. Political lines naman yun. Kasi mga kakampi sila ni Duterte. Ang issue doon is, whether or not tama ba na igiit natin yung tradisyon. Kaya nga. Kasi tradisyon daw eh. So ang tradisyon ba ay batas? Ang tradisyon ba yung makatarungan? Yan. Yan ba ang tama? O, yun ang tanong doon. Tama ba yan? Na may pinaluluso tayo. Kaya nga dapat hindi po. Dapat hinihimay po natin dahil trabaho natin sa Kongreso na himayin ang budget. Actually, yan po ang trabaho ninyo. Correct. Ngayon, kung ayaw ninyong gawin ang trabaho nyo, tatamad-tamad kayo dahil sa sarili nyong interes, eh dapat wala kayo dyan. Correct. Kasi hindi niyo nire-represent ang tunay na kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, mahal kong Pangulo. Para sa ngalan lang ng tradisyon. Ano ba, hindi ko ay palulusutin natin. Hindi kasi all these years, tama partner, actually, panahon pa ni Kabayan. Uh-oh. Si Kabayan Noli. Ay si Vice President Noli, Vice President yan. Uh-uh. O di pinalusot. Kumaga may kortesiya, hindi mo na pahihirapan. O di okay lang din. Ano? Operative words. Hindi mo na pahihirapan. Pero, napusisi pa rin siya. Nandi, parang 15 minutes. Office of the President. Yun. 15 minutes. Kaya nga. Pero wag na nating tanungin. Bahala na lang siya kung paano niya gagastos. Hindi, may difference kasi dun eh. Yung lahat ng pinagbababanggit ko, si Kabayan. Sino ba sumunod kay Kabayan? Lenny. Ah, hindi. Si Binay muna. Ah, Binay. Sino nauna ba? Si Binay o si Kabayan? Kabayan. Ah, Kabayan ba? Oo. Kasi si
Si Kabayan ay vice president ni GMA. Sinong pumulit kay GMA? Di ba si Pinoy? Pinoy. Oh. So nauna si Binay. Ay, si Kabayan. Tapos si Binay. Tapos si Robredo. Correct. Ang difference is nandun sila eh. Oo. Pumunta sila dun eh. Nagpakita sila doon at hindi sila nagbratinela dun. Yun ang diferensya siguro na nakikita ko. Kasi kahit anong deny niya na hindi siya nagbratinela, kung ako tatanungin, nagbratinela po siya. Kasi ayaw nga po niyang i-depensa yung kanyang budget. Ibala kayo dyan. Bala anong gusto kayo sa gawin? Buhay nyo. Kung ayaw nyo, diwag. Ganun lang siya eh. So hindi raw yun pagbabratinela. Anong tawag mo dun? Madam Chair, Bratinelia. Bratinelia. Sabi ni Kabayan. Bratinelia. Sabi ni Kabayan. Kabayan talaga. Hindi po Bratinelia. Sabi niya, Madam Chair, hindi po, she may not like it, but I am not a Bratinella. Just a pusit. Favorito ko pa naman partner. Oh, Cesar! Magandang umaga sa iyo, Cesar Abarisha, at sa masarap mong pusit. Ang tagal-tagal na. Bakit? Nalilimutan mo na ba, partner? Ang lasa ng pusit ni Manny at ni Cesar? Cesar Abarisha, papayagan mo ba na umabot pa tayo ng anibersaryo na hindi mo kami binibigyan ng pusit? Ang galing mang harbat, ha? Next item. Ako na pala. Sinita ang hindi maayos na liquidation sa halos 65 milyong pisong pondong ginastos ng Office of the Vice President para sa pamamahagi ng ayuda nung nakaraang taon. Sa report ng Commission on Audit, kulang ang detalye hinggil sa paggastos ng mahigit 60 milyong pisong pondo para sa pamamahagi ng relief tax. Kinwestiyon din ang mahigit 100,000 pisong halaga ng pagkain na malapit ng mag-expire o nakaimbak sa bodegang walang bentilasyon sa ilalim ng Kalusugan Trucks Program ng OVP. Kinumpirma ng COA na hindi nagsumite ang tanggapan ni Vice President Duterte ng post-activity report na magpapatunay na naipamahagi niya ang mga ayuda. Actually, pati yan part na dinipensa ni Marcoleta. Eh. Ano sabi daw ang kanyang lusot? Sabi ni Marcoleta, wala pa namang final eh. That is just an audit observation report, something like that, ano? Tama naman, actually tama yun, nawala pang final. Pero the fact na nakakuha ka nun, ibig sabihin may mali sa prosesong ginawa mo na kailangan mong ipaliwanag. The operative word being ipaliwanag. Ay doon na lang daw ipapaliwanag, partner, sa COA. Hindi na sa sambayan ng Pilipino. Ako hindi ko na kailangan ng paliwanag ninyo. Sara Duterte, backupan ka pa ni Marcoleta at kung sino pa yung mga chuchuwa mo. Ang tanong lang na dapat mong sagutin, bakit gulok yung mga pinamamahagi ninyo sa mga tao, lalo na nga sa mga bata? Ayun na nga yung dapat niyang sagutin. Ayun na nga. Ayaw nga niyang sagutin dahil tinatanong eh. So actually, maraming tanong yung mga mambabatas. Ayun na nga eh. Ngayon, tama naman na talagang politika ang punot dulo nito. Eh, ganun talaga eh. Pumasok ka sa... Politicians kayong lahat. Ano ba pinasok mo? Di ba politika? Tapos ngayon magre-reklamo ka? Eh di sana pumasok ka. Sana pumasok ka sa industriya ng embroidery. Yan. May politika din to. Meron. Kasi nag-embroidery din. Correct. Si Sheila Goy. Sabi niya, di ba, lumaki daw siya. Si Alice ba yun? Tama. O si Sheila? Si Sheila o si Alice ang nag-embroidery? Si Alice. Ah, si Alice ba? Tapos, susunod niyan, kami nga po, Madam Chair, ang gumawa ng watawat ng Pilipinas. Ayan nga, partner, gising na nga si Cesar. Cesar, niloloko ka lang namin. Hindi kami nagpaparinig, ha? Hindi naman. Pero pwede din, sabi kasi niya, abangan. Abangan daw. Di alam mo na, partner, sana wag lumagpas ng one-year anniversary. Pero ang gusto kong pusit, Cesar, yung kasing itim ang tinta na parang ibinubuga ni Vice President. Ganun ang gusto ko, ha? Madam Chair, ayaw ko niyan. Ano gusto mo, yung walang itim? Walang itim, tapos yung parang sinerve sa kanila, champurado, tapos yung dried na pusit. Ay, hindi, masarap yan. Masarap ba? Talaga yung maitim na maitim. Yung dried, maalat eh. Yun ang gusto ko. Ay, bawal nga sa'yo, di ba? Oy, mamaya sige ko kwento. Sinampahan po ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice si Cassandra Lee Ong at mahigit 50 iba pa kaugnay sa sinalakay na illegal na pogo hub sa bayan ng Porac sa Pampanga.
dawit sa kaso ang Chinese na dating pulis sa China at boss ng Whirlwind Corporation na si Duaren Wu at Singaporean na presidente naman ng Lucky South na si Zhang Ji na tumulong sa pagtatago ng grupo ni Alice Goh sa Indonesia. Sakop din ng reklamo ang corporate secretary ng Lucky South na si Ronaline Baterna, dating presidente na si Stephanie Mascarenhas at dating kinatawan ng kumpanya na si Dennis Cunanan. Ay naku, lalo magkakasakit si Cassandra partner. Yung buong ano daw, ang ward ng St. Luke's ng BGC i-occupy niya. May ward ba doon, partner? May ward ba BGC? Wala. Yung St. Luke's? Exquisitive sweet. Wow! Oh, exquisitive sweet. Meron doon. So, paano pag ibig mo sabihin, kaming mga mahihirap, hindi kami pwedeng ma-admit sa St. Luke's BGC? Go away. Wala bang ward doon? Sasabihin. Walang charity ward, partner? Wala. Sasabihin ng mga staff doon, Mr. El Chico, I think you're lost. Sabi niya, I think you're gonna die. Die agad? At 3 p.m. Hindi nga, seryoso nga ako, Joris. Wala! May charity ward ba ang St. Luke's sa BGC? Pribado yan. Oh, bakit pag pribado Premier, walang charity ward? Wala. Meron. Bakit tanungin natin? May charity ward din yung pribado. Pakitawag nga si MVP. Oo. Walang charity. Kay MVP ba yun? Oo. Hindi. Kanino? Kay MVP ba yung St. Luke's? MVP. Boss! Pa-admit naman, no? Baka bikini man, pwede tayo mag-charity ward dyan. O, diba? Next. Ibinasura ng mga senador ang hiling na executive session ng kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa susunod na pagdinig ng Senado hinggil sa mga ilegal na pogo sa Pilipinas. Iginiit ni Senador Risa Ontiveros na walang dahilan para paniwala ang magsasabi ng makatotohan ng impormasyon. Yan na naman, partner, na ano ko eh. No. Sasamid? Hindi, yung uubusan ng hininga. Bakit? Shortness of breath ang tawag dyan. Shortness of breath. Because there's no puset. Ay, mali. Yun nga po sabi ni Madam Risa Ontiveros na walang dahilan para paniwala ang magsasabi ng mga katotohan ng impormasyon si Alice Guo. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, dapat ibunyag muna ni Alice Guo ang mga nalalaman bago pagbigyan ang hiling na executive session. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senado sa September 17. 27 biktima ng human trafficking, kabilang ng 6 na menor de edad ang nasa gip sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang condominium unit sa Pasay City. Gumagamit ng sindikato ng tinatawag na Loverboy Tactic. Kung saan liligawan... Ulit! Loverboy Tactic. Kung saan liligawan ang biktima hanggang sa makuha ang loob at ipapasok sa prostitusyon gamit po ang messaging app. Ay nako, naaresto ang 6 na Chinese at 4 na Pilipino na nagpapatakbo ng sindikato. Kaya tigilan nyo naman yung mga ganyan. Ang mga Pilipino din kasi, may mga Pilipino din na gullible partner, na fo-fool. Minsan kasi nililigawan ng konti, kinikiliti ng konti, bibigay. Paano na ka naman maniniwala po? Pasintabi lang naman. At intindihin nyo naman ako para hindi kayo mabudol. Sabihin, Madam, napakaganda nyo pala. Kamukha nyo si Curtis, Ann Curtis. Diba? Ikaw naman, gumagano. Maniniwala ka naman. Sabi niya, hindi naman masyado. Ikaw kaya naman. Ikaw naman kamukha mo si Erwan. Erwan Tulfo ito, di ba? Oo naman. Bilisan mo si Alzar nandyan. Alzar, wait lang ha. Si Doris kasi. Standby ka lang. Sa Cavite, mahigit 1,000 pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog sa Barangay Sapote 3 sa Bacoor City. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Bacoor exit sa Cavitex dahil napuno ng mga bumbero at lumikas na residente. Sinasabing ninakawan pa ng gamit ang ilan sa mga nasunugan. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na tumupok sa mahigit 1,000 bahay. O ayan, may nag-react na tuloy sa'yo. Ikaw talaga. Bakit daw? Sabi ni Celine Lau, all there is a charity ward. Lahat ng ospital required to have charity ward. O, St. Luke's is not under the MVP group. Hindi pala kay MVP. Ikaw sorry talaga. Sorry naman, I sit down corrected. Kanino may-ari yun? Sino may-ari? Sorry, nagising sino nga ba may-ari ng St. Luke's? Pag-google hindi, alam ko na yung mga doktor.
Ah, yung mga doktor yan, partner. Yung mga negosyante yung doktor. Yan ang may-ari. Ah, talaga? Oo. Pwede yung ba ako sumali? MVP, Makati Med. At saka yung... Asian. Ah, hindi na medical center. Asian, yun pala kay MVP. At may charity ward, partner. Lahat ng ospital. Dapat may allocation na 10% ng authorized bed capacity. Charity yan. Yun. So mayroon, pwede ako dun. Pero kagaya Asian, pagpalagay lang natin, 7,500 per night ang isang room. Ano ang charity ward? 2,000 pa rin. Di mura mababa. Na yun. Mura na yun, di ba? At isa sa Asian ako. Pag sinabing charity, dapat gratis na. O di sa PGH ka, marami ka namang choice. PGH, East Avenue, San Lazaro. Dami kang pwede. I don't like, I'm a Bratinelia. Magandang umaga sa iyo. Aldzar Aurelio, ang aring pag-asa weather forecaster. Aldzar, good morning. Good morning, Aldzar. Hello po, good morning po sa inyo, Alvin and Doris. At ganun din po sa lahat ng taga-subaybay. At sa lahat, meron tayong minomonitor na isang bagyo, Tropical Storm Bibingka. Nasa labas ito. Ano pangalan? Bibingka? Bibingka na yung pangalan. Hindi ba ano na tayo? Ano ba nakalaan ng bagyo? Enteng. Enteng na tayo. Ba't naging bibing? Ba't bumalik? Ano po yan? International name po ito. Ang galing! Bakit Bibingka, Aldzar? Ba't ginayon nila sa Pilipino, Bibingka? Opo. Ngayon po, ay in-search ko nga kung anong lingwahe ito. Opo. International. International name niya? Ito. Ano daw? Macau. Ah, Macau word. Yung Bibingka. Akala ko pa naman Pilipino. Natuwa-tuloy ako. Hindi pala. Akala lang po natin Pilipino. Hindi po. Macau. So, international name Bibingka. Pero pag pumasok na yan sa atin, yan na si Ferdy. Ferdy. Opo. Okay. But, sige. Tuloy mo. Ferdy. Yeah. Tuloy mo. Yes po. Nasa labas ito ng par itong si Bagyo na may international name Bibingka. Malayo ito at wala pang epekto sa ating bansa. Kasalukuyan, nasa 2,070 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas ng hangin nito ay umaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na nasa 90 kilometers per hour. At sa nakita namin, pinapalakas na ito o inahatak niya ang habagat. Kaya itong habagat ay halos buong bansa na naapektuhan nito. At yung extension ng bagyo, kahit malayo, ay tinatawag nating trough, ay umaabot din sa silangang bahagi ng bansa, samantalang na labing bahagi ng bansa ay naapektuhan ng habagat. Kaya makakaranas tayo ng pag-ulan o maulan na panahon sa Eastern Visayas, Caraga, Sorsogon at Masbate. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, ay fair weather ho tayo. Ang sabihin niyan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan. Maliban lang po sa isolated na pag-ulan at o isolated na thunderstorm. Ang magiging track ng bagyo ay generally northwestward sa base sa track sa ating aming inisyong tropical cyclone advisory. Papasok ito maaaring po Friday at dadaan po sa karagatan o sa may right corner ng ating PER, sa may east of ng ating bansa. Mm-hmm. So, pag maging ganito ang track niya, ay maano pong sandali lamang ito at lalabas uli sa PER patungo sa China po. Oo, medyo malaki siya, Aldzar, ano? Pulang-pulay. Actually, kung today yan pumasok, parang historic dahil birthday ni Makoy ngayon. Oh, birthday ni former president, tatay ni Pangulong Marcos. Correct. Birthday today, Makoy, si Ferdinand. Ano? Kaya lang, hindi Friday pa ikamo papasok. Opo, by Friday, explainin natin. Friday, right corner ng par ito dadaan, and then sandali lamang ito, lalabas ulit patungo sa China. Hindi naman super bagyo ito. Hindi naman. So, kasi sobrang laki. Pati naman laki. Kaya, tsaka pulang-pulaw. Ano po yan? Bagyo, tapos itong makakapan na ulap na umaabot hangga Mindanao, southwest monsoon po yan. So, hindi siya super bagyo. Linawin lang natin, ha? Kasi alam mo na, ang dami mga mali-maling report. Hindi ito super typhoon. Hindi po. Tropical storm po. Tropical storm. Okay, so, pag sinabi mong bandang east na daan, northwest. Northwest. Northwest ward ang
galaw nito, direction niyang kanyang tatahakin, tapos dadaan ko sa right corner ng Park ER, sa bandang east of east of ng extreme northern Luzon. Yeah. So northern Luzon ang tatamaan kung kasakali. The police. Hindi siya madata police. Base sa forecast po, track po natin, malayo pa po siya. Malayo pa siya. Malayo pa rin po siya. Kaya kung may habagat dyan sa kabila, di higupin niya rin. Yun pa rin yung pag yun ang inaasahan po natin itong habagat na magpapulan sa bansa. So ang expect natin, wet weekend na naman tayo. Mukha no. Opo, starting maring maya, mamayang gabi o bukas. Mamaya agad? Wednesday pa lang, Adzar. Wednesday pa lang. Opo. Kasi ganyan po kasi, yung trough ng bagyo, maabot na po sa silangang bahagi ng bansa. Ah, okay. Opo, yung dulot, yung ulan, dulot ng habagat, pakonti pa lang sa ngayon, pero yung matitinding pag-ulan, dulot ng habagat, at kasama na rin yung trough nito, maaaring mayang gabi o mayang hapon po ay mag-start na po pong umulan. Simula po sa Visayas and Mindanao. Naku, maganda tayo. Tama yan. At least maaga nyo po nalaman, ha? Oo. Sa report ni Alzar, ha? Thank you, Alzar. Maraming salamat. On a Wednesday morning. Thank you. At magandang umaga po sa atin. Mabuhay! Good morning! Mabuhay! Si Alzar Aurelio, ang aming pag-asa weather forecaster. Oy, pasok pa na. Nandyan pala yung taga-Grab. O di pinanawagan natin ito kahapon. Naalala mo yung Vietnamese? Yung hinold up na inirape pa. Kawawa naman itong Vietnamese na ito. Kawawa. Ah, nasa na kaya? Sana ay nasa maayos sa kalagayan. Taga San Dionisio. Oh, sana ay nasa maayos sa kalagayan kawawa ang ating kumari. Sige pa, nag-o. Naging kumari. Naging close kayo agad. Next. Sino ba ito? Line 5 daw ay nasa linya natin si Marlene Padiernos. Marlene! Marlene, good morning! Yes, good morning, Doris Alvin. Sa kulungan na bagsak ng isang high-value individual, matapos ma-arrest sa kasagsagan ay kinasang bypass operation ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa Barangay West Kilikili, Wao, Lanao del Sur. Kinilala ng mga otoridad na naturang suspect na si Elias Kawai, 61 taong gulang na lalaki at residente rin sa naturang barangay na matagal nang minamanmanan ng mga otoridad. Nakuha mula sa kanyang dalawang medium-sized na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 50 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang 340,000 pesos. Dinala ang nakumpiskang mga droga sa Regional Forensic Unit ng BARM para sa pag-usuri habang ang suspect naman ay isinailalim sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon na nasuksadya ngayon ng Wao Municipal Police Station. Kaservisyo mo sa Campo Crame, Marlene Padiernos, para sa Radyo Servisyo at Radyo sa East 30. Thank you! Maraming salamat. Kay Marlene Padiernos. Parang gusto ngayon tumangkad si Marlene naman. Ha? Kahapon si Steve Ras yun. Ha? Parang nagpaparinig yung sponsor mo, partner. Parang ako pinariringgan eh. Next. Ang susunod natin na nagbabalita at nagseservisyo, si Nico Bagsik. Nico! Morning! Good morning, Doris at Alvin. Dumulog sa Cainta Municipal Police Station ang isang jeepney driver matapos magtamo ng sugat sa kanyang braso dahil umano sa insidente ng pananaksak. Batay sa investigasyon ng pulisya, biktima ang jeepney driver ng pasaherong hindi nagbayad. Sa laysay ng biktima, hinihilang umano niya ang pasahero na magbayad matapos bumaba sa jeepney mula sa kanyang biyahe galing sa Antipolo City papuntang Cainta. Nagkainitan ng dalawa hanggang sa bumunot ang pasaherong suspect ng dala nitong balisong at sinaksak ng isang beses ang biktimang driver na tumama sa kanyang braso. Mabuti na lamang at may malapit na nagpapatrol na pulisya sa bahagi ng A. Bonifacio Avenue kaya naaresto agad ang suspect at nakumpiska ang ginamit nitong balisong na panaksak. Kasong attempted homicide at reklamong illegal possession of bladed weapon ang kakaharapin ng suspect. Kaservisyo mo sa Antipolo City, Nico Bagsik, para sa Teleradyo Servisyo
at radyo sa East 30. Thank you! Maraming salamat! Maraming salamat. Next, partner. Wala na si yung nagpaparinig sa akin? Oh. Yung sponsor? Wala. Sponsor. Oh. Kasi sakto lang daw yung katawan ni Nico Bagsik. Ah, okay. Pang romansa. So hindi siya pwedeng bigyan mo siya ng mga kumbantrin o kung mga kung ano-ano. Pagka sa pang-romansa, ang naiisip ko, pang-romansa, si Nico Bagsik, ano to? Banayad! Ayon sa sunod yung payatot. Baka may pwede ka, nga anapan mo nga na i-sponsor ito, partner. Baka multivitamins. Kumbantrin! Hawagin mo na! Mula sa Maynila, nagbabalita at nagseservisyo, si Steve Raz. Steve! Good morning, Doris at Alvin. Naaresto ng mga tauhan ng Manila Police District ang isang lalaki matapos magpaputok ng baril sa isang parking lot sa Artisa Street, kanto ng Guerrero Street sa Ermita, Maynila. Kinilala ang suspect na si Clande Cervantes, 46 na taong gulang at dating tauhan ng PNP Special Action Force. Sa investigasyon ng pulisya, habang nagpapatrol ang isang barangay Tanod, nakarinig ito ng putok ng baril sa naturang lugar at may nagsumbong na isang individual kaugnay sa kinaroroonan ng suspect. Matapos isumbong sa pulisya, agad na inaresto ang suspect kung saan positibong nakuha ang ginamit na baril sa ibabaw ng gulong ng isang sasakyan o isang nakaparadang sasakyan. Na-recover ng pulisya sa suspect ang kalibre 45 baril, isang fire cartridge shell at 2 bala. Habang inaresto ang suspect, sinubukan ng isang lalaking kinilalang si Cleo Manganili o Mangandili na questionin ang legalidad ng pag-aresto at dahil dito, dinala rin ito sa Ermita Police Station para sa karagdagang investigasyon. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Indiscriminate Firing and Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Obstruction of Justice. Sa serbisyo mo sa Maynila, Steve Raz, para sa Teleradio Serbisyo at Radio 630. So tama ba yung description ko, Steve? Payatot? Ano yan? Payatot? Payatot o sakto lang. Oh, hindi daw. Hindi, hindi ah. Ganun ang sagot ah. Nagalit. Pang-romansa rin kaya. Ha? Pang-romansa rin kaya. Yung gusto niya rin. Gusto. Hindi na nga kay Nico na nga yun, Steve. Huwag mo nang kunin. Magagalit naman si Nico na may pang-romansa siya. Maghanap tayo ng iba para sa'yo. Kanya-kanyang titulo, Steve. Ano kaya maganda kay Steve? Model. Model siya. Model-modelan pa model, na. Model. Balingkinitan. Balingkinitan. Yan na lang siya. At talaga namang hinahabol ng kumbantrin para maging para lugay. Alam mo, may sabi sorry, may kumakain. Sorry. Thank you. Tama na nga yan. Maraming salamat. Nagseservisyo. Nagbabalita sa Maynila si Steve Raz. Thank you sa ating mga kaservisyo sa labas ng himpilan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Aha. 6:30 na po. Dapat bumangon na kayo, baby. 6:30 in the morning. Go! O sige na nga, tuloy na nga natin pa na may nagtampo pururot dyan sa ano okay. Sa pagbabati. Sino man? Si Elsie Balyon ba yun? Agagani. Habi niya, saan ba ako magme-message para mabati ako? Nasaan unahin na kita, Elsie? Ha? Ayan o. So sabi ni Elsie Balyon Florentine, good morning po, Doris and Alvin. So umiipal na naman si Isi. Magalit yan sa amin, kayo rin. Hindi, okay lang naman na magalit siya eh. Napasara na nga niya tayo, di ba? Ano pa ang gusto niya? Name cannot be blank. You'll always know when you're on the dark side, when that lawmaker is there with you. Now, sabi? Oh, si name cannot be blank po ito. Now they have a taste of their own medicine that they drank and got drunk during Duterte administration. Banayad whiskey pa more. Ronald Soriano. Ronald, huwag na mga ganyan mga personalan naman. Hindi, doon lang tayo sa issue. Ikaw talaga. Mayong buntag, Donnie Santiago, ay... Yan ka na naman ha. Hindi daw nagbabasa si Kwan sa mga comments. Hindi niya ramdam ang galit ng tao since before. Kanya-kanya eh. Paano? Ryzen or Yoke? Hi, Ryzen. Ngayon pala ang araw ng kadiliman.
Hindi lang ngayon. Oh, pwede rin natin sabihin na araw ng kadilim kasi ngayon yung 9/11 partner, yung terror attack sa Amerika. So, napaka nakakalungkot at nakahindik-hindik na yugto ng ating history, yung 9/11 na yan. Partner, yung cameraman ko gising na naman kasi coding siya pag Wednesday. Si Rick Dixon. Ah, si Rick. Panay pabati si partner. Ano sabi? I invoke my rights. Humanda ka sa akin mamaya, Ricardo, ha? Iisip ako ng pambalik sa iyo, Rick. Hi, Grace San Mateo. Magandang umaga sa iyo. Ganon din si Ted Kua. Ay, kulang sa energy do, partner. Ah, talaga ba? Energy! Energy! Yeah. Oh, meron pa tayo 60% dapat. Wednesday pa lang, ha? So, partner, partner, hula ko, kailangan mo ng Nutella para magkaroon ka ng energy. Sabi ni Dibs, sabi ni Dibs, word of the day na ang Bratinella, Madam Chair. Mm-mm. Bratinella po kasi siya. Yan. Dr. Mario Festin, magandang umaga sa iyo. Okay na ako, partner? Okay. Si Bui Bonifacio, ang director po for public affairs ng Grab Philippines, ay nasa atin pong Zoom. Kausapin nga po natin, kaugnay po doon sa Vietnamese na nagreklamo po na siya hinold up at ginahasa. Hinold up na ginahasa pa. Ay, nang hindi po ng driver, ha, kasi ang assertion may pumasok, may pinasakay siya. May pinasakay. Oo. Pwede ba 'yun? Para alam ko hindi po pwede, nag-grab ako, wala namang ganun unless may share, ano tawag doon, yung para may ride stop. Sharing. Oo, para may nag-i-stop pero siya. Pero hindi. Walang karapatan yung driver na magsakay ka ng iba kasi meron ka ng pasahero. Hindi pwedeng ganun eh, parang share. Ganyan ba? Kausapin muna natin si Bui. Bui Bonifacio, magandang umaga sa iyo, Bui. Good morning. Good morning. Magandang umaga, Doris. Magandang umaga, Alvin. Hindi ba nag-guest ka na namin dati, Bui? Parang naalala ko yung pangalan mo. Yes, Alvin. Oh. Nandito rin po ako para po i-explica po yung rebate tungkol dun sa ating sisipo. Yes. Now I remember about the rebate. But this one is a different matter. Ano na ang ginawang hakbang ng Grab sa kaugnay sa insidenteng ito, Bui? Yes. Alvin, bago ako mag-umpisa, gusto ko lang sana magpasalamat sa iyo at kay Dory sa inyong muling pagkumbida sa amin ngayong umaga. Ipagpaumanhin niyo ang aming hindi pagpunta kahapon kasi minarapat namin na gawing priority ang aming initial and ongoing investigation sa incidenting to para ready po kami na sumagot po sa ating mga otoridad para po mabigyan natin ng hustisya po ang complainant sa incidenting to. Yeah, don't worry about it. We understand. Talagang may kailangan kayong unahin. Uh-oh. But what have you done so far? Ano nang nagawa ng Grab sa usaping ito? Yes. So, unang-una, Alvin, naging permanently banned na po yung driver base po dun sa police investigation na ginawa po ng SPD. Alam po namin na I think meron pong admission yung driver sa kanyang role po dun sa insidente. So, permanently banned na po siya. Patuloy din po ang aming pag-reach out sa ating complainant sa issue na to. Intindihan po namin ang kanyang need for privacy at this time, pero tuloy po ang aming pag-reach out sa kanya at para po siguraduhin na bukas po ang communication line namin sa kanya in the event na gusto, ready na po siyang kausapin po kami para po ma-offer namin ang aming tulong at assistance kung ano man po ang kinakailangan niya at this point. Pero Bui, based on preliminary investigation, ano bang nangyari talaga? Totoo ba yung sumakay yung Vietnamese tapos may pinasakay din itong driver na isang lalaki na yun ang nanghold up at nanggahasa sa biktima? Ganun ba talaga sequence of events? Base sa police investigation, Alvin, it would seem that way nga na parang may pinasakay po yung driver. Tama ka, Alvin, na while on the one hand, meron kaming share, Grab share. Kasi, di ba, minsan pag nagbubook ka ng ride, para po may ka-share ka doon sa cost po o yung sa pamasahe, pwede ka po kayong mag-pick up ng isa pang tao na fully vetted po na nag-KYC po sa Grab. But in this case po, hindi po ganun yung nangyari. I think yung parang nakakalungkot po isipin na may kausap po talaga yung driver na magpasakay. So may intention po talaga
yung driver na gawin ito po. So ma'am, ang lumalabas sa investigasyon, hindi ito pasahero. Kakuntsa hindi, pa ito. Hindi, hindi siya pasahero. It would seem that way, Doris, oo, dun sa investigation po na ginawa po ng ating kapulisan, ganun din po yung aming findings po namin. Magkano-ano yung, anong pangalan ng driver? Andy, sir. Kano-ano yes, ni Andy yung pinasakay niya? Kaibigan, kabarkada, pamangkin, kamag-anak, o paano ba? Wala po kaming information as of now, Alvin, unfortunately, kung ano po yung yung relasyon niya po doon sa parang accomplice po na lumalabas according po to the police report. Akala ko nakausap ninyo. So hindi niyo pa nakakausap yung driver. Antemano, dinismiss si niyo siya, totally banned, si Baka agad. Well, hindi kayo nagkausap. So, tinatry po namin i-reach out yung driver. But I think kasi po nasa kulungan siya, sir. Nasa kulungan na po siya. Wala po yung telepono niya sa kanya. Ang nakuusap po namin ay yung nakalista pong next of kin niya na nagsabi po sa amin na hindi niya rin pa po nakakausap. Si Mr. Andy. Ang isa po namin nakausap ay yung operator niya po. Kasi po yung driver, meron siyang operator doon sa pag-grab niya po. And sabi rin nga po ng operator na nasa kulungan po yung driver. Patuloy po ang pakikipag ugnayan po namin sa kapulisan para po makausap po namin yung driver. Ngunit po, as of now, Alvin, hindi pa po namin nakakausap yung driver sa kulungan. Paano po Alvin? Yung kakuntsaba niya, nasaan na po? Parang at large eh. At large pa rin daw po, ma'am. Opo, based po on the information that we received po from the police po. May picture ba yun? Makapwede tayo makatulong din sa police. May picture ba yung Camille? O na itong mamang ito, ipinaghahanap ito at nirereklamo ito ng kasong rape at saka robbery. May photo ba kayo dyan? Buwi? Sir, sorry, kala ko. No, sir. Sir, yun po yung patuloy namin na nakikipag-usap po sa police. As of last conversation namin po sa kanila, sabi po nila na no further information needed from our end, but patuloy daw po sila mag-reach out kung may kinakailangan po sila sa amin habang pong hinahanap nila po yung accomplice nitong ni Mr. Andy po. Sige. Balikan ko lang yung sabi niyo yung polisiya ninyo na grab share. Kasi pwede yes, pala yon kahit in the middle of the trip, pwedeng mag-pick up, tama yes. ba? Pero kailangan may app din siya at na-vet din siya. Hindi kagaya yes. nito na hindi kasi siya pasahero. Correct. Kusa siyang pinasakay ng driver. Oo. Pero sa ganung klaseng pagkakataon, ma'am, hindi kaya dapat palitan yung polisiya kasi parang hindi safe. Lalo na sa mga babae na mag-isa, umuwi na madaling araw. Pagkatapos ganun, meron kang cashier na hindi mo kilala. Ma'am, actually po, yung produktong ito ay ang pumipili po nito pasahero. So pag tingnan niyo po yung Grab app niyo, 'di ba po, magbo-book kayo, nakasulat po doon, 'di ba, 4-seater, 6-seater. Tapos ito po ay isang produkto called Grab Share. So kung yung pasahero po gusto niya po na okay lang po sa kanya na may kasabay sa kotse, then i-click niya po 'to. So kumbaga may kayo po yung pipili na may kasabay po kayo sa kotse, hindi po kayo magugulat. Dapat po walang ipipick up yung driver kung hindi nyo po pinili ang Grab Share na product. Ayun. Kasi mas mura yun. Mas mura, sabi mo. Correct. Mas mura yun. Yes, ma'am. So kung gusto mo talaga ng hindi naman 100%, kundi 99.9% na ikaw ay safe, mag-isa ka lang. Yes. Which is mas mahal. Mas mahal. Parang walang pinagkaiba partner sa FX. Mm-hmm. Di ba pag nag-FX, kilala mo ba yung katabi mo? Di ba hindi naman? Hindi naman. So parang ganun lang din siya. Alright. Mas worse nga sa FX kasi walang way of vetting. Yes. Ito sa kanila, sinasabi niya, kung ang sumakay na yan ay gumamit ng app, matitrace natin. Ngayon kasi hindi natin matitrace si alias Pogi, hindi naman siya dumaan sa app eh. Tama ba, Buwi?
Yes, sir. Based on the police investigation, Alvin, hindi talaga, wala, chinek din po namin kung baka driver ba po to or, you know, dati pong nag-drive sa Grab, pero wala po kaming information na nakita para po dagdagan ang identity nitong accomplice na to. Kasi po nakasulat, alias Pogi pa lang, hanggang ngayon nga po, alias pa din. Wala okay. pa ata pong complete name. Sige, may 3 minutes tayo na iwan. We'll give you the opportunity kasi syempre ang isipin ng ibang tao, ayoko na dyan sa Grab, may nangyayari pa lang ganyan. Ano ang gustong i-assure ng buwi sa Buwi Bonifacio, sa ating mga kababayan na tumatangkilik sa Grab na this one is just an isolated case and you make sure na safe ang mga pasahero ng Grab? Yes, Alvin, salamat sa opportunity na to, Alvin at Doris. Nais kong tiyakin na number one talaga naming priority ay safety ng lahat ng gumagamit ng platform. Whether pasahero po to o driver po to, safety po talaga ang aming unang-unang tinitingnan sa mula po sa pagtanggap po ng driver sa platform, paano po namin sila sinusuri bago po sila mag-onboard into the platform hanggang po sa pag-develop ng mga safety features na gumagamit ng cutting-edge technology po to continually ensure the safety of each passenger and driver on the platform. So, maigting po ang ating driver assessment, mahigpit po ang pagsusuring ginagawa namin bago po namin i-allow ang isang driver na mag-drive sa platform, humihingi po kami ng background checks, whether NBI po or police clearance. Recently po, nag-sign po kami ng MOA with the PNP. Mismong si PNP Chief po Marbil ang nag-sign. And ang isa pong area of cooperation na aming pinag-uusapan ay paano po namin magiging efficient ang pagkuha ng police clearance po ng mga Grab driver. So hopefully, pag meron na pong proseso, bibigyan po namin kayo ng updates, Alvin, Doris, at ang lahat po ng ating tagapagkinig dito sa programang ito. Tuloy-tuloy din po ang ating skills and behavior training. So, pag nag-onboard po, tinitrain po sila on proper conduct, which includes gender sensitivity, includes training on harassment. Meron din po tayong random checks, lalong-lalo na po kung ang driver po ay na-report na isang pasahero. For example, masyadong mabilis magmaneho or medyo bastos po or hindi po respectful yung driver. So, pinapatawag po namin yung mga driver. Pwedeng i-report yan, Buwi, ano? Paano kayo magre-report? Halimbawa si Dory, sumakay ng Grab, medyo... Alam mo yung mga verbal lang naman, nagpahagi yung mga, alam mo, pwedeng ganun magsimula yun na parang may himig sexual na Parang nababastos na yun. Anong way niya of complaining? Okay, so while you're on the ride, Alvin, pwede mong, meron kaming mga emergency SOS button. So makikita mo yon, tapos ikiklik mo yon, at tas may makakausap kang customer service agent natin. We're also working with the PNP na para dumaretso rin sa hotline nila. Pero yung naging problema namin dito, Alvin, ang dami ring false reporting ba? So parang sinihigpitan lang namin yung proseso para maging para rin hindi naman maabala ang ating mga kapulisan kasi I'm sure ang dami po nilang iniintinding mga tawag for help. So may emergency SOS button po tayo. Kung wala naman po, pag tapos na po yung ride, tapos naisip po natin na medyo hindi maganda yung sinabi sa akin, meron po tayong report an issue. So right after your ride po, makikita nyo may button po doon. Help report on this issue. So, meron po dun mga buttons na pwede nyo pong i-report kung ano po yung nangyari sa driver. I will take this opportunity also, Alvin and Doris, na i-encourage po ang lahat ng pasahero natin to use this feature or i-report po talaga ang mga nangyayari dun sa experience po nila sa paggamit po Hindi ko nga alam na may ganyang feature. Kamil, may ganyang feature ba yung Grab? Nag-grab ako paminsan-minsan. Ikaw, di ba nag-grab ka? Hindi ko alam yan. Saan banda ba yun?
So, Alvin, pagkita mo sa, halimbawa nag-end na yung trip mo, meron dong button sa pinakailalim ng app, nakasulat, report an issue. Ah, so, pwede mo yun i-click, okay. Tapos nandun na yung menu. Eh, hindi, pero paano kung hindi pa tapos yung issue? Aba, kalagitnaan, minulis siya yung ano, yes, pasahero. Yung, paano yun? Yung emergency SOS button, Alvin, yung sinabi Ayun. Ko, pwede mo i-click. And meron din po kaming feature, we call it trip monitoring, 24/7 po kasi ate, naman ang ating hotline. Uh-oh. So kung halimbawa po matagal nang nakatigil yung kotse, may magpa-pop up po dun sa screen nyo na nakasulat, do you need help? Kasi po natatrack po yun ng customer service. Nakikita, bakit nakatigil yung kotse? Okay. Well, dapat umaandar po siya. Ma'am, dapat gawan nyo ng ano yan, yung parang video presentation. Oo, para sa, alam ng mga pasahero. Very diba? Good idea, Alvin. Oo. Yes, yun po yung gagawin po namin. Ito po yung mga iniisip nga po namin nung pinag-uusapan kahapon. Ano pa ba yung pwede nating gawin para i-improve po yung app? Alam naman po namin na hindi perfecto. Lagi naman po naming ine-improve yung app and nakakalungkot nga lang po na may ganitong insidente na nangyari. Lalo-lalo na po, isang driver. Tapos po, ang dami naman po naming masisipag at tapat na mga driver na nagtatrabaho or naghahatid po sa mga pasahero araw-araw. But salamat sa suggestion, Alvin. Gagawin okay. namin Sige. Yan. For awareness po ng ating mga pasahero. Sige, thank you ha. Maraming salamat. Buwi sa inyong reaksyon sa isyong ito. Ay, magkano pala ibibigay niyo? Are you going to give something to the victim? Yes, Alvin, for sure, for dun, para magbigay ng suporta at tulong, i-update na lang namin po kayo. At kasi po, ngayon yung complainant po, I think, wants to be left alone at this time. But we're continually trying to talk to her regarding the assistance. Okay. Sige, antayin natin. Thank you. Maraming salamat, Maraming Buwi. Salamat. Thank salamat, you. Salamat, Alvin. Salamat, Doris. Thank you, umaga ma'am. Po. Si Ma'am Buwi Bonifacio. Fashion director po for a director for public affairs ng Grab Philippines. Kaya mag-ingat po ha, yung mag-ingat. Mga pasahero po natin ha. Oo, at saka yung kung kunyari kayo po ay magre-report sa Grab, huwag naman po kayong umabuso at huwag kayong magpa-prank. O kaya nagalit ka lang doon sa driver kasi hindi mabango. O ni-report mo agad. Hindi po ganon. Hindi ko pala dapat pala Camille, dinimbrihan mo ko. Na? Tinanong natin yung sa Surge. Oh, marami kayo maraming nagre-reklamo about presyo eh. Ba talaga Oo. Ba? Buwi, nandiyan ka pa ba? Buwi, andiyan pa si Buwi. Sumasagot ba? Eh, wala siyang audio. Oo, kasi may mga nakikita mo yan partner sa social media eh. Ano? Paki-unmute nyo nga Ma'am Buwi. Nagre-report sila na? Yung mataas. Mataas okay. Palagi yung ano. Ay, wala namang traffic. Di ba lagi naman may surge? Hindi, dapat hindi lagi. Lalo pagka rush hour? Oh, di, ano ba? Oras-oras ba? Rush hour? Ayun na nga lang. Oo. Ayan, Buwi, anong sagot nyo doon? Para marami nakikita ko sa social media, nirereklamo yung Grab at ang mahal daw. Palagi na lang may surge. Dapat pala nag-log off na ako. Hindi, bigla ko lang naalala. Sabi ko, may issue nga pala sa Grab dyan na mataas palagi yung singil. Oh. Yes. So, Alvin, ang gusto ko lang sana, you know, number one point to explain about surge is yung surge po nagki-kick in when the demand outstrips supply po. So po in, for example po in Metro Manila, yung last count po namin, yung daytime population po natin sa Metro Manila ay 15 million. So just being conservative po na say 30% of that po will try to book. So sabihin natin 3 million po will try to book a Grab car. Eh currently po, yung slots po na ino-authorize po ng LTFRB ay at 40,000 or 45,000 po. Roughly ganun po. So imaginein mo Alvin Doris, 45,000 TNVS cars pinag-aagawan po ng about say 3 million people or say 1 million people na lang po. So parang we're always po perpetually in a state of yung demand po mas malaki kesa po dun sa supply and based po dun sa economic principles, then magsa-surge pricing po talaga tayo. So hindi po siya Pero dapat ano, accurate. Buwi, hindi dapat na all the time.
Kasi may hours lang naman na gano'n. Kasi sabi ng mga netizens, bakit gano'n all the time na lang, palagi na lang may surge kahit madaling araw, may surge. Wee hours in the morning, may surge. So Alvin, kasi for example, meron tayong mga BPO, di ba? If kung mas madami po yung nagbubok ng ride, tas konti po yung driver, then kahit po 3 o'clock ng umaga, then magsusurge din po talaga yung presyo natin. But we're continuously working po with LTFRB para po mas maging robust po yung supply natin. Kasi po pre-pandemic ang authorized slots po sa TNVS. So for the whole industry po, wala naman pong exclusivity doon sa slots ay 65,000, Alvin. So yun ang problema, Buwi. Ano? Kasi ang akala natin, ina-associate natin yung rush sa traffic rush, halimbawa alas 5 ng hapon hanggang alas 7. Kaya lang, kung kumonti na pala yung bilang ng driver at dumami-dami ng konti yung demand, pwedeng may surge pa rin kasi ang pagpipilian mo, kakaunti na lang dahil natulog na yung ibang Grab driver. Pahinga na, ayaw na nilang bumiyay ng madaling araw eh. Parang ganun, di ba? Alvin, yung isa pang I think important point to raise is yung surge po sa driver po pumupunta. I mean, yes, we do take a commission po. Katulad po dun sa, yun po yung parang terms and conditions natin sa paggamit ng platform. Pero yung lion share po ng surge is really for the drivers po eh. Parang if you look at it po, again po, economics, purely economics, incentive po to para sa driver. Para po lumabas siya, di ba po? Pag sa traffic, pag sa madiling araw. So incentive po na it's worth his or her time to drive po. Hindi, tama yun naman yun, Buwi. Yun po yung function ng surge. Tama din naman yun kasi siya nagda-drive eh. Tsaka siya din nagagasolina eh. Di ba? Sa kanya dapat talaga mapunta yung dagdag na kita. Tama. So Buwi, partner, hirit ko na lang. Na tama ba na matatawag ko na surge yung na-experience ko before na nag-book ako. Kami ni Camille. Saan ka galing? Dito? Sa bahay. Madaling araw kasi hindi ako siniput ng driver ko. Ngayon, ito ang driver mo ba na ito? Ngayon? Hindi ba yan? Hindi, pinatay ko na yun. Ay, mali. Mambuya lang yan. Binuli. Pero pwede mo rin patayin yan. Ay, wag. Nag-book ako. Nag-confirm naman siya. Tapos na-track ko siya. Isang tumbling na lang, nasa bahay ko na eh. Nag-cancel siya? Nag-cancel bigla. Pagkatapos, kasi at that time na binook ko siya, nasa 800. Tapos nung umakyat ng 1,000 plus na, bumalik siya. Bakit gano'n? Hinintay ba niya? So siya pa rin. Para kumaga, kasi nga, kakaunti lang silang gising na driver. So allowed ba yun, ma'am? Actually, Doris, hindi yun allowed. Sa app din namin, hindi nila po nakikita yung ganyan na parang ine-expect po nila na tataas. Hindi po ganun yung tech ng Grab. So, makikita nyo po yung cost po ng fare, pero hindi nyo po makikita na pag maghintay ka in a few minutes, mas mataas yung fare, kaya ika-cancel ko na lang. So, Dory, sa ganyang instance, ang laking tulong po talaga sa amin kung ma-report po. Sumbong mo kay Buwi, partner, ha? Thank you. Sabihin mo na lang sa akin, yes, sige, ma'am. Sige. Tsaka po dun sa app para po ma-change natin yung behavior po. Okay. Buwi, thank you. Nandiyan na si Gwadi, si Attorney Gwadi sa kabilang linya. Thank you, Buwi. Maraming salamat si Buwi Bonifacio, ang Director for Public Affairs ng Grab Philippines. Nasa linya na po natin, last 5 minutes, si Attorney Teofilo Gwadis, ang Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, o LTFRB. Attorney, Chairman, good morning po. Good morning, Chairman. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Kanina pa namin kayo tinatawagan, Chairman. Pero, may five minutes pa naman po tayo. Anong aksyon ng LTFRB dun po sa Vietnamese na hinold up na, binahasa pa sa loob ng Grab vehicle? Una po, wow, kami ng police report, binalidate po namin yung katotohanan at saka yung facts ng kaso. Pangalawa po, sumulat na rin po kami sa Grab para pagpaliwanagin kung ano itong nangyaring to. And then number 3 ho, pinapuntahan ho namin yung hold up ng Vietnamese, may utos po ako para alamin naman po yung side niya. Mag-imbestiga kami definitely, and then kung sino man po yung kasalanan, mananagot po.
Okay, so far, wala pa pong disciplinary action na gagawin yung LTFRB sa Grab? Not yet? Not yet po dahil yung mga yung fax po kinukuha pa po namin bago po yan, pagpapaliwanagin po namin, bibigyan namin sila ng mga 5 araw okay. Para magpaliwanag. And then after that po, maglalabas po kami ng kaukulang aksyon kung mapapatunayan mong may kasalanan po sila. Opo, Chairman, ano po ang sa mga ganitong klaseng sitwasyon, lumalabas ng ganire ang mga nangyayari, ano po ang proteksyon, paano po pro-proteksyonan ng LTFRB ang mga commuters? Una-una po, pag may mga ganyan pong report, of course, itatawag po yan sa opisina namin. Alamin po namin kung paano po sila na-agrabyado ng isang app company o ng isang TNC po. And then, posible po na mapatawa ng suspension yung app company o pag nakita namin may kapabayaan. Opo. So, naharap po pala yung Grab sa suspension. Suspension ikaw? Suspension ng alin? Una-una po, pwede po namin masuspend yung kanilang app for at least 30 days sa first offense po kung makita man may kapabayaan po. Pero yan po, magagawin namin yan as a matter of due process. Pagkatapos ko namin makuha lahat yung facts tong kaso at ma-determine ho kung meron nga ho silang kapabayaan. Ay alam po, pag ginawa nyo po yun, hindi mas maraming maapekto, maraming walang masakyan dahil marami silang correct. Parokyano, hindi ho ba? Totoo po yun, pero paano mo papatawa naman po ng disiplina yung isang app company? Pwede pong suspension, pwede rin hong penalty in terms of kung ho, pe-penalize mo sila ng may pagmumultahin po. Monetary, Chairman? Monetary, but alam mo, Alvin, mas maganda po siguro pag kung po, it's a suspension to drive the message to everybody na dapat po you have a big responsibility being the biggest PNC company in the country. Yeah, yeah. Pero so wala pa wala, to drive the message po. Yeah. Pero linawin natin wala pa po wala tayo pa. Doon. Ito lang mga posible. Ito yung mga posibleng sanctions. Ano po? Opo. Sa ngayon po, pinapakuha pa po namin yung mga datos. And then may 5 days po yan para sumagot siya. Yung PNC company po or Grab. Okay, sige po. So hanggang dyan muna tayo. As attorney, tatawag ulit kami ha, pag meron na po. Ha. Thank you. Thank you po, sir. Thank you. Salamat po. Thank you. Si attorney Teofilo Guadiz and chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang dami ko pang tanong paano, but kailangan natin mag-gap eh. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Ang bagong Morning Tandem. Morning Tandem. Good morning! Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas! Oy! Magandang umaga sa iyo, Ma'am Ann Bustamante Calumarde. Ganun din si Mama Corito Season na pinapag-greet ng birthday si May Abisamis. At shout out please kay Tita Letty who hopefully has recovered from her sickness by now. Gobernador, Ay, shout out sa ating partner, masugid nating tagapakinig at tagapanood. Itong nakilala ko kahapon doon sa bandang Elabeng, si Vernie Creencia. Wow. Hello, Ma'am Vernie. Lagi daw siya nakikinig sa ating partner. Talagang, thank you. Maraming salamat. Si Louie Vasquez also in the house. Siyempre, hindi mawawala yan si Louie. Uh-huh. At si Rans Fairfort sa mga e-politiko na nagsasayang ng pera ng bayan. Ito ang tutukan ninyo. Wow, may photo na pinadalagaw. Si Peter ko, maraming salamat sa mga pinadadala mong litrato. Partner, pinakita ni Peter ko kung ano yung barko na sinakyan o yate na sinakyan ni Alice Guo. Kaya lang hindi totoo yun. Si Rachel Fortuno ng Comelec. Inday, Rachel, mayong hello. Aga daday ha. Pwede ba daw siyang maglambing partner? Pabati ng happy birthday si Ferdinand Bong Patino ng PNA Philippine News Agency. Maraming salamat. Inantay po natin yung guest natin na si Mel Megrino, yung head po ng Go Look Country, kasi meron po ano silang yan? Pag-aaral kaugnay sa mga scam. Oh.
Ikako, magandang ibigyan mo kami ng patikim. Ano ba yung scam na naglipa na dito sa Pilipinas? Dapat malaman natin. Oo nga, kaya nga eh. O, sige, parna, go. Wala pa ako ulit. Sabi ni, talaga nga naman na may pumasok sa Instagram ko, partner. Oy, nice. Nagpapabati ang TV Patrol PH. Oh, good morning, Sir Alvin and Ma'am Doris. Dapat magbigay kayo ng pangalan. TV Patrol PH. Nagpo-post yan ng mga anything related sa TV Patrol, partner. Go. Para pala akong partner, piloto. Bakit ka mo? Sa suot ko. Kaya nakita ngayon ko lang. Hindi, para kang justice, partner. Nakatogaw na justice, ha? Hindi, pwede. Noriel Aragon, good morning, Governor. North Star, bring back Uber para merong competition at kinain choices. Kinain nga niya yun eh. Kinain dati may niya. Uber at may Grab. O, di ba? Paano napalayas ang Uber? Kinain nga niya. Gobble up. Okay. May kalaban yung Grab, kaya lang hindi pa masyadong kilala. Ano yun, Camille? In-drive, di ba? O drive-in? Camille, ano pangalan? In-drive o drive-in? Drive-in, motel naman yun. Isi. Para in-drive ata. Para in-drive, ha? Magandang umaga sa iyo, Attorney Joseph Pamitan. Governor. La Ferns Juan. Hello, good morning and happy Wednesday. Always watching from SG La. Pwede po pabati ng happy birthday kay Mary Shell from Doha, Qatar. Happy birthday, Mary Shell. Yoli Velasco, good morning. Ganun din si Nelson Alaba Jr. In-drive. Hindi ko pa so, available yung, na siya? Hindi ko pa nasubukan yung in-drive. Masubukan nga minsan-minsan. Kasi ang kompetisyon ay maganda po yan sa ating mga customer, sa ating mga pasahero. Mm-hmm. Kasi kung mag-isa na lang siya, wapakills na siya total. Wala ka naman choice eh. Oo. Ito pag may choice, kailangan galingan din ng in-drive. Pagka ikaw lang mag-isa, ang tendency mo, wala akong pake kung ano mang servisyo kasi yan. Kasi wala naman siyang choice eh. Sayo at sayo pa rin siya. Tama. Baka angka-angka lang. Governor. Pasundot-sundot. Ano ba? May guest ba tayo? Dito muna tayo. Kay Bev H. ng Canada. Happy Gising Pilipinas. VP denied her Bratinella trademark kasi siga-siga magbitaw ng mga salita. Pag ayaw mag-attend, hindi basta sisipot. Pero may viral video regarding the budget. Kindly greet R&B on their 37th year. Nice. Happy hump day. Si Albert Blue may suggestion. Hindi ba pa pwedeng ganito na lang? Walang physical access ang driver sa likod. At mabubuksan lang ang lock sa likod pag both driver and passenger allow it in a way. Paano? Dapat ang may control yung pasahero. Hindi naman siya driver eh. Meron din, tsaka meron din mga balasubas na pasahero. Baka biglang lumayas nang hindi pa nagbabayad. Ayusin nyo yan, Grab! Ayusin nyo yan, tsaka LTFRB. LTFRB. Gumawa kayo ng mga pulisya. Huwag po tayong tutulog-tulog sa pansitan. Hulihin nyo yan. Ayan, partner, yan nasa Zoom natin. Okay. Kasi may dalawa pa yung guest na naiwan. Si Ginoong Mel Migrino. Mel Migrino, ang head po ng Go-Go Look Country. Go-Go Look? Ay, sabi ko ba, Ginoo? Sorry. Babae pa na. Okay. Thank you. Ma'am Mel, good morning po sa inyo. Hello, sir. Good morning po. Good morning, ma'am. Akala ko lalaki. Bigyan mo kami ng highlights nitong inyong study sa Go-Go Look Country kaugnay sa scam. Dito sa Pilipinas, ang tawag pala ito, partner, Philippine Scam Report. Okay. Ano mga highlights dyan, ma'am? Okay. Sige. First of all, magandang umaga po sa lahat po ng listeners po natin. Mm. So, Mel Migrino here. So, I'm the country head of Go-Go Look. So, our solution here is actually... Migrino. Sorry naman. Naka-type lang kasi Migrino. Migrino. Okay, go ahead, ma'am. I would like to share you some of the highlights. So we actually did a study. So the scope of our study starting August of last year. So that's August 2023 and then until August 15 of this year. So based on our study, we were able to record, that's practically 3,937,779 SMS scam messages. And then meron din tayo, nakakapag-track din po kasi kami ng mga scam calls. So in terms of the scam calls, so that's about 414,000
446. Mm. So ito yung nakita namin within within 1 year time. And if we will talk about ano yung nature nitong mga scams na ito, so of course meron tayong iba't ibang klaseng SMS scams. So yung mga iba nagpo-promote ng discounts, yung mga iba about charity scams, may mga iba naman na nag-encourage for us to avail of a loan, purchase different kinds of gadgets. So basically, these are the ones that we were able to identify within the 1 year time frame. Actually, mas interesado ako, Ma'am Mel, kung ano ang naging response. Adi, na-establish natin na saan katerba yung attempt na manloko sa pagtatawag o pagtitext o sa social media. Gaano kalaking porsyento dyan ang bumigay at naging biktima ng scam? Okay. So, on that sense, no, we don't actually track. I guess it's more of the law enforcement who can track. Kasi from our end, our anti-scam technology is WhoSCall. So sa WhoSCall kasi, it's more of for all users of WhoSCall, they can report it there. Ah, and so then, sa inyo yung parang attempt lang, yung attempt to para lukuhin, nabibilang yun kung ilan yung sumusubok na manloko sa ating mga kababayan. So yun yung nare-record namin, and then that information, we forward it to CICC, to the Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Pero yung sa amin, yung sinabi kong figure na yon, it's already being vetted or reviewed, no, by Kukulung. Oo. Kasi so, ang dami partner eh. So, yun lang ang sitwasyon. Sang katerba pa rin. Milyon. Oo. Considering na meron tayo noon ng registration na supposedly ay makakatulong para mabawasan at the very you least. You mean the SIM registration? Oo, yung SIM registration para mabawasan at the very least yung ganyang mga klaseng scam. So, ano kaya po nagiging dahilan, ma'am, na patuloy yung ganyan at patuloy na mayroong nabubudol? So, ma'am, we know naman na, in terms of the implementation of the SIM Registration Act, meron at meron pa rin naman tayo mga unregistered SIMs. And I understand that this information has been shared to the public by CICC. Now, if we talk about these unregistered SIMs, no, ito yung mga nile-leverage ng mga scammers natin, fraudsters or adversaries to actually commit yung mga iba't ibang klaseng scams. Uh-oh. And then the second one, of course, is on the other side of the coin, yung ano natin eh, yung culture and attitude, no, of the Filipinos. Oo nga, actually buti nabanggit mo, Ma'am Mel. Nagbago ba ang ating culture at attitude in dealing with these scams? O talagang trusting yung Pilipino? Naalala ko si Jocelyn De Guzman, may sinasabi na huwag magtiwala. Exactly. Hindi mo kilala yan eh. Kahit nga sa kamag-anak mo, huwag ka magtiwala. O mapagtiwala pa rin po ang Pilipino. Actually, Filipinos, I believe that Asians, no? Asians as a whole, no? So, we have that culture, we have that attitude wherein na parang we tend to respond to those urgent messages so nagre-responde tayo without even validating it. Correct. Diba? Kasi usually yung mga scam messages, diba, meron yung call to action agad. Pero hindi kaya, ma'am, hindi kaya dala na rin yan o bunga na rin yan lang dahil sa kahirapan o gustong umasenso ang buhay dahil para nakakita sila ng konting puwang, baka pwede akong kumita ng kahit konti dito, papatulan nila. Yes. Our overall financial status or social status would have also an impact to that. Kasi remember, ang intention ng scam is to entice. So let's say gusto mo tong isang bagay na to, gusto mo tong isang commodity na to, you can get it at a very good price because I'm extending you, let's say, a 60% off or 70% off. Tama. Pero sa totoo lang naman, hindi naman talaga ganun yung mangyayari. Budol lang talaga. Na nakita ko dito yung Gogo Look was founded in 2012. Tama po ba? 2012. Yes, sir, oo. Ngayon, nag-improve ba yung figure natin last year compared to the previous year o lalo pang lumala ang dami po ng attempt to scam Filipinos?
Okay, sige. Siguro, sir, magbigay lang ako ng konting context dyan, ano? So, dun sa study namin, as of 2023, the whole of 2023, vis-a-vis with the, let's say, until third quarter of this year, no? Meron tayong both on the scam calls and SMS scams. So, meron tayong nakikita dyan na more than 200% increase. Okay. Pero ang kagandahan niyan is may programa rin, ano? Merong drive ang Philippine government, 'di ba, na to really close down POGOs. And we know that part of the overall operations of POGO is this a growing scam industry. So, kami sa Gogulu, we look forward for a downward rate, no, or downward trend after nga nung taking down of POGO. So ang nire-report natin ngayon, sir, is third quarter. So in other words, nandiyan pa yung malakihang scam operations backed by POGO, diba? So pag tiningnan mo yung datos ngayon, tumaas, dumami pa dahil nandiyan pa yung buntot ng POGO. Pero opo, next year pag nag-survey ulit tayo for 2024 naman, ang expectation bababa na. Hopefully, sir, starting po ng last quarter of this year, okay, until the following year, makita po na natin doon yung mga improvements. Kasi, sir, aside dyan, marami na ring efforts na ginagawa ang CICC, ScamWatch, and then kami po as a technology convener of ScamWatch, because we give the Who's Call anti-scam mobile application free. Libre po ito sa lahat po ng mga Filipinos. Libre yan, ita-download lang po nila sa Google Play Store or App Store. So basically, with those controls, hopefully, we are looking for some improvements po, downward trend, starting quarter four this year. Oh, that's good. That's good. So sa mga kababayan natin, i-download po ninyo, libre naman po yung app na ito. Ano pa nga ulit ng app? Oo, Sir Who's Call. So WHOSCALL. LL. So, kumbaga, parang sino yung tumatawag? Who's Call? Powered by Who's Call. Oo. Wait. Sayang yan. Makakaano yan. Makakatulong. Yung nasa shirt ko, sir. Ayan, Who's Call. Ayan, yun. Who's Call. Okay. Wala lang apostrophe S. Who's Call. Ayan. Okay. Makakatulong po sa atin yan. O di kaya kung hindi kayo masyadong techie, ipaturo kayo sa mga anak nyo, pamangkin nyo, apo nyo. Marunong yan para ma-install. Ma-install yan sa phone, Mel? Opo, sir. Kapag Google Play Store or App Store, they just need to click download. And then, meron lang tayo mga simpleng step-by-step paano i-configure yung Who's Call. Dapat po nilang i-configure para po magkaroon po sila ng sense of protection every time that they do any online transactions. So, walang bayad yan, ma'am? Libre? Oh, wala yan. Ay, yes, ma'am. Libre po ito, 100%. Okay. Sige, maraming salamat for giving us a preview, ha. Thank you, Mel. Thank you, ma'am. Pasabi kay Giselle, thank you din, ha. Thank you ng ScamWatch. Thank you. Ma'am, thank you, sir. Maraming salamat. Si Ma'am Mel Migrino, ang head po ng GoGo Look Philippines. Yan, eh, marami kasi partner hindi natututo. Kahit kami ni na Giselle, yung episode namin sa Wise Consumer, paulit-ulit yan. And I give them time. Yung ScamWatch, sina Art Samaniego. Kasi importante na paulit-ulit reinforced yung messaging. Correct. Kasi nakakaligtaan po. Lalo na po pag medyo may edad na rin yung gumagamit. Remember partner, yung mga senior citizens, may disposable income. Correct. Karamihan dyan may pension. May pension. One hindi, buwan yan. Kung wala mang pension, sinusuportahan ng mga anak. Correct. Ng mga pamangkin. Mm-hmm. So may pera talaga sila. Okay. Kaya ay nakaipon sila. Nakaipon sila. Diba? Teka muna partner, nandyan na sa linya natin si Congressman Manuel Manix Dalipe na ikalawang distrito ng Zamboanga. Maganda umaga po sa inyo, Congressman Manix. Good morning. Kong. Yes. Good morning. Si Alvin ito, Kong, kasama ko si Doris. Ano po? Papahingi naman ng... Good morning po, Alvin and Doris. Good morning, Kong. Papahingi naman po ng konting reaksyon tungkol doon sa hearing ng Office of the Vice President Budget. Hindi po sumipot yung Vice Presidente. Yun nga po, kasi kahapon, yun po yung pangalawang hearing ng Office of the Vice President na kung saan marami po tayong mga miyembro ng kamara gusto magtanong, gusto nila malinawagan sa mga expenses
ng Office of the Vice President. Mm. So based po dun sa unang hearing na ginawa, eh hindi po siya sumagot sa mga ilang tanong, so nagkaroon tayo ng continuing hearing sa Committee on Appropriations at kahapon po 'yon. Kaya lang hindi rin po siya sumipot. So yung mga ibang mga kongresista natin, tinanong na lang ang mga ibang ahensya present yesterday para sa kanilang mga clarification regarding the funds of the OVP. Opo, pero sabi ni Congressman Marculeta, eh di dapat may kortesiya daw. Kasi nagbibigay ta, tradition daw yan eh. Oh. Anong masasabi mo doon? Well, if we follow tradition, dalawa lang po technically, by the knowledge of the House members, yung binibigyan ng tradisyon. Kasi tatlong branch of government tayo, di ba? Legislative, executive, and the judiciary. So yung sa judiciary, yung po yung parliamentary courtesy para sa ating Supreme Court, mm-hmm. at executive, yung Office of the President. So yun po yung pagkakaintindi namin. It so happened that in the past, yung OVP, iniimbita rin po siya. Dumadalo po yung mga ating pangalawang pangulo at sumasagot rin naman sila. So, kahapon, ito yung pangalawang hearing na kung saan yung mga House members naman gusto lang ma-clarify. Gusto nila ma-clarify kasi meron kasing mga news at may nakakuan at na-confirm ito kahapon at ng isang ahensya ng gobyerno, Commission on Audit, na meron pong notice of disallowance. So gusto maliwanagan ng ating mga kongresista, ano ba itong notice of disallowance? Kasi mag-appropriate tayo ng pondo. Opo, para sa Office of the Vice President. So, maglalagay tayo ng pondo for 2025 at gusto natin malaman kung yung ilalagay ba natin pondo for 2025, hindi ba magkakaproblema ulit ang OVP? Kasi ito na nga, lumabas kahapon na meron siyang mga notice of disallowance coming from the Commission on Audit. Pero teka muna, balikan ko yung courtesy na intriga akong konti doon. What are you saying? Are you saying therefore na yung courtesy hindi kasali doon yung Office of the Vice President? Well, we extend it to a equal branch, which is the Executive Department, the President. At minsan, pag gusto ng mga House members, wala na silang ibang tanong, dediretso na sa plenary. Ah, okay. Pero pagdating sa plenary, wala pong courtesy-courtesy yan pagdating sa plenaryo. It was a committee hearing of the Committee on Appropriation, and yung Committee on Appropriation, gumagawa po sila ng budget briefing. Opo, opo. So, kung wala naman masyadong tanong ang mga kongresista, ang mga miyembro ng Kamara sa isang ahensya o sa isang opisina ng gobyerno na sa Committee on Appropriation, ang ginagawa po namin, yun ang tinatawag na courtesy. Sige, dali na lang natin yan sa plenaryo. Doon na lang po magtanong ang ating mga miyembro ng Kamara. Pero ang nangyari po kahapon, kasi maraming tanong eh. Kasi lumabas na yung mga notice of disallowance na inisyo ng COA. Opo. So ayaw naman natin na yung committee report ng Committee on Appropriation, yan po explain sa akin kahapon ng Committee on Appropriation, ayaw nila mag-submit ng committee report tapos ang mga miyembro nila sa Committee on Appropriation marami pang tanong because they eventually, the Committee on Appropriation will have to come up with their committee report based sa budget briefing sa mga different agencies for the last few weeks at isasubmit po yan sa Committee on Rules at i-plenaryo na po namin sa session. Opo. Eh, may mga tanong yung mga membro po ng Committee on Appropriation. So, diretso po nila yon. Kaya nga po. So ang ibig nyo po sabihin, mali po ang ini-invoke ni Congressman Marculeta na by tradition, i-honor natin yung tradition na may courtesy dapat. Mali po yung kanyang invocation nun. Hindi po mali. At I would put it this way. It is not exactly wrong. But it is not always applicable in certain circumstances wherein members of the committee would want to be clarified because they will be preparing a committee report. Opo, so,
yung Committee on Appropriation, ang mga miyembro niya, maraming tanong. So, anong gagawin nila sa committee report? Anong ipo-forward nila sa Committee on Rules? Anong House Bill, in this case, the House General Appropriations Bill, ano yung i-report nila sa plenaryo? Opo, opo. So, marami sila mismo sa kanilang committee, marami silang mga hindi tanong nasagot tungkol hindi sa pagkastos ng Office of the Vice President. Tama, so tama, ano tama. Po ang susunod na kabanata? Kung sinasabi ninyo na plenaryo na ang susunod na bakbakan, ano po ang mangyayari? Well, iniintay ko pa po yung committee report ng Committee on Appropriations. So they have to submit a committee report at ipo-forward po yun sa akin as the chairman of the Committee on Rules. Ako po magka-calendar nun for plenary session. So titingnan po namin. Ngayon, di ko pa po makukonclude ano yung next mangyayari kasi wala rin po akong idea ano ang magiging rekomendasyon ng Committee on Appropriation based po sa mga ginawa nilang budget, briefing, and hearing tungkol sa Office of the Vice President. So sila po magde-decide nun at ipre-present sa amin sa plenaryo. Ibig sabihin ba nun, malabo namang ma-zero ang budget ng OVP? Malabo po na? Na ma-zero? Depende po kung anong recommendation ng committee ba. Ayoko naman pangunahan yung Committee on Appropriation. Sila magde-decide yan. Kami, kung anong committee report nila, me as the leader of the majority block, the House Majority Leader, I will present it to the majority block. And the same thing with the minority block. Sila magde-decide kung paano nila ititreat yung committee report ng Committee on Appropriation. Pero posible ba yun, Kong? Oo. Na zero ang budget ng isang ahensya dahil ayaw magpaliwanag ng head nito? Mm-hmm. Anything is possible. Anything is possible. Oh, kasi paano iniisip namin yung... Pwede kung ang tanong kasi, pwede ba maging... pwede ba maglabas ng committee report, ang Committee on Appropriation na isi-zero ang budget ng isang ahensya o opisina? Pwede. Pwede nila gawin yun. Pero i-represent nila sa amin sa plenaryo. Hindi, pero paano yung staff niya? May staff siya ba? Alam nga naman hindi magsweldo yung staff niya next year. Hindi ho ba? Kaya nga po, after the Committee on Appropriation report, ipre-presenta po nila yan, ipre-presenta ko yan sa plenaryo. Then ultimately, the entire body will decide on it kung susunod ba kami sa recommendation ng Committee on Appropriation, kung ano mang ang recommendation nila, or meron kaming babaguhin. So, depende na po kung anong mangyayari sa plenaryo. O, di butuhan na naman numbers game yan. Ay, Kong. Anyway, sige, abangan natin. As always po, we're in a democracy. Iba-ibang opinion ng kada miyembro ng Kamara. So, we have to eventually, iba-iba yung opinion. So, iboboto po namin yan kung anong recommendation. And lastly, do you appeal to the Vice President to appear in the plenary para once and for all, these things can be sort out. Yes. Mas maganda po para kung may para pwede rin po siya, although may sponsor na po pagdating sa plenaryo, hindi na po yung head of agency yung tatayo doon. It will be a house member who will sponsor the budget of the agency in plenary session. But kung nandun po yung head of the agency, katulad po nito yung Vice President po mismo, so mas mabilis mapaliwanag kung ano man yung mga clarification na kinakailangan na masagot with regards to the with the operations of the Office of the Vice President, specifically yung budget na hinihingi niya for 2025. Sino po magiging sponsor? Si Congressman Adyong pa rin po ba? Yes, si Congressman Zia Adyong ang sponsor ng Office of the Vice President. Napakahirap ng trabaho niya kung ano, kailangan niyang idepensa. Kailangan wala siyang detalye, hindi naman sumasagot eh. Ayun na, kaya nakausap ko siya, parang nahirapan nga sa ano daw isasagot niya sa mga tanong. Kaya nga, mas masaya siya kung sumipot sana
si okay. Vice President Sara Duterte during the hearing kasi para may mga answer na siya sa correct, mga katanungan correct. Ng mga House members. Sige correct. Kong, hanggang dyan muna tayo. Thank you Kong, maraming salamat po sir. Sa oras ninyo. Yes. Congressman, okay, salamat. Thank you, Alvin and Dori. Thank you. Si Congressman Manuel Jose Manix Dalipe na ikalawang distrito ng Zamboanga at ang ating majority leader dyan sa House of Representatives. Bakit na lang kaya hindi partner alamin yung address ni Sara Duterte? Tapos? Doon sila mag-hearing. Para wala nang... Para wala nang rason na ayokong pumunta. O diba? Andun sa pa. Si Dr. Katli, mahaba sa perception ko po nung panahon ni Lenny, nung yung courtesy na extend sa OVP para i-railroad ang mas mababang budget allocation kaysa sa requested para magpakita ng support kay Duterte. Oo. Antay ko nga si Kabayan. Ayan na, natin si na. Asan? Oo, Vice. O, sige pa na ito. Kabayan! No, ayan, saglit lang. Hindi ka nga din eh. Saglit nga. Nabanggit yung pangalan Madam mo Chair, eh. Tatanungin ko lang, Madam nabanggit Chair. Yung pangalan mo eh. Sabi nung panahon pa ni Kabayang Noli, panahon ni Binay, panahon ni Lenny, may kortesiya daw na ini-extend sa budget ng Office of the Vice President. Nung humingi ka ba ng budget, nandun ka ba doon? Pumunta ka rin ba sa camera? Para as a courtesy sa mga mambabatas. Uh-oh. Wala naman kasi question sa aking sa aking budget kasi barya. Ah, hindi ganoon kalaki. Mga tinatawag mga, nilang mga kung ano mga singit-singit. Oh, yung mga fund, social DSWD na mga project, mga wala kang ganoon. Para sa amin, trabaho nga ng DSWD. Meron akong isang maliit na public service. Pero walang perang involve yun. Pag lumapit ka sa amin, bibigyan ka ng sulat, may reseta ka. Bibigyan ka ng sulat sa mga tanggapan ng sa mga ospital, ng gobyerno. Tutulungan ka na tanggapan ng gobyerno. Ah, parang letter ng, of credit ba 'yon? Yung parang ganoon. Parang ano, parang guarantee. Tama. Parang ganoon. Eh sino magbabayad noon? Di ikaw din, yung Office of the Vice President. Hindi, ano naman, ito ospital ng gobyerno eh. Okay. Libre. Okay. Hindi, pero ang issue ata is yung presensya. Kasi si Vice President Sara, ayaw ko nang humarap dyan. Bahala na kayo. Kung gusto nyo aprobahan, aprobahan nyo. Yung presence ba? Nung ina-approve yung budget mo dati, nandun ka rin ba? Physically, nakaupo ka dun? Yung aking COS. Chief of Staff. At least meron siya. Hindi na ako, ni-require nila na umupo. Kasi nga barya eh. Ano naman pag-uusapan doon sa sa aking budget? Hindi ka na pinatawag kasi baka daw ikaw pa magtanong sa kanila. Dahil barya nga. Ang alam ko isang question lang ni panahon ni ano ni Senator Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Sino? Question lamang dahil merong budget kami nung last year, year before. Na hindi namin nagamit yung may portion na hindi namin nagamit. Sabi niya hindi pala nyo nagagamit eh. Babawasan namin ang budget nyo. Okay. Parang unutilized. Underutilized. Underutilized. Barya na underutilized pa. So, siguro sabi nila, ano ang ating i-scrutinize dyan sa budget niya ng OBP? Maliit lang naman. Barya lang naman. Amabot ka ba 1 billion nung panahon na yun? Wala mo intelligence pa. Million-million lang nung panahon na yun. Wala pa yung billion. Hindi ito ngayon mahigit 2 billion. Hindi pa uso yung billion. Hindi, pero malayo naman din kasi yung agwat. 19, ano ba yun? Nung naging vice president ka, 2001. Hindi ko na makalimutan. 2001 ba? 13. Kailan ba naging si... Ah, hindi kasi si Gloria, nag-assume lang yun dahil na-oust si Erop eh. Di ba? Nalala mo? Tapos nagkaroon siya ulit ng panibagong term. 2006, 16 ata, vice. Sino? Ikaw, naging vice president. 2016 to... 2006 to 2010. Ganun ba yun? Apat na. Vice, anong tatak ng wala siya? Pipitikin niya yan. Huwag mong ilapit kasi pipitikin niya yan. Tatakbuhin. Alam mo, may kwento akong saglit. Sige. Tanong ako ng sapatos niya. Kasi ang ganda ng sapatos. Sabi ko, patingin ng tatak, mag-order din ako sa kung saan mo in order. Ang yabang mo, ha? Yabang ko, partner. Ginay, kalam ako magkano'ng presyo. Magkano? 1,200 euros! Euros! Hindi ko naman kaya naman yung 60,000 plus. Kasi sa Europe ka bibili. Ah. Sa Pilipinas, hindi. Bura lang.
Mahal hindi pa rin. Hindi ako bibili. Hindi ko kayo 60,000 Madam plus Chair, kailangan natin ang iba pang sagot. Si Alvin El Chico po ito. Doris Bigonia po. Pogi, andyan na. Si Kampayan. Kami po magbabalik bukas. Ito lamang sa Gising Pilipinas! Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.